Hello mga lalovesy. hindi ko na kayo i-welcome. Nakahiga ako kasi talagang may sakit po ako. Inuubo lang naman ako. Pero ilang days na yung ubo ko. And nung una ako nagpa-doktor, binigyan ako ng gamot. At yung gamot na binigay sa akin is hindi ko nagustuhan kasi meron siyang side effects na nakalagay doon. May cause tremors and palpitation. Ayun nga. Nung una, nag-take ako isang beses lang pero yun, naramdaman ko nga yung panginginig ng buong katawan, tsaka ang lakas ng kaba ng dibdib ko. Ayun, pero after nun, isang take ng med na yun, hindi ko na siya tinake uli. And then, it's for allergy, sabi ng doktor. Ayun, para sa allergy daw yun. So, hindi ko siya tinake. Hindi ko maipakita sa inyo yung gamot kasi nahihilo ako. Ayokong tumayo muna hanggat hindi ko nararamdaman na okay na ako. Yun, higa muna ako. Nandun kasi yung gamot. So, ayun, hindi ko makuha. Yun nga, pag nandito ka talaga sa ibang bansa, pag may sakit ka, 'di ba, kahit na hirap ka kung hirap na hirap ka, you need to work pa rin. Pero sa situation ko, thanks God naman kasi mabait ang amo ko. Kaya ayun, they let me to take rest. Pero medyo emotional lang kasi nag-iisa ako dito sa bahay, walang kasama, ayun. Kaibahan lang naman talaga ng nasa Pilipinas ka at may kasama ka, di ba? Yun lang. Wala kasi akong masabi. Pero ngayon, okay naman na ako sa ubo ko. Nagpa-check up uli ako kahapon and sabi ni doktor, wak-wak, mag-take daw ako ng medicine uli. I-take ko daw yung medicine na yon na pang allergy kasi nga daw may allergy ako. And sabi niya, yung cause daw ng aking ubo-ubo is allergy, sabi niya. Kaya i-take ko daw yon. Kung meron man daw ako maramdaman na ganun, yung panginginig at saka palpitation, okay lang daw yun. It's safe daw. Safe ha. Hindi daw yun makaka, sa akin. Magkakaroon ng malaking, problema, sabi niya. Pero, this morning, I take medicine. Uminom ako ng medicine around 9 o'clock. 9 o'clock. Ganon. And, siguro nag-take din ng 1 hour. Siguro doon ko lang na process yung gamot sa katawan ko. At ayun, naramdaman ko yung unti-unting pagbilis ng tibok na naman ng puso ko. At tapos parang nanginginig-nginig ako. Kaya hindi, ayoko maghawak ng mga bagay-bagay kasi baka mamaya mabasag or ano. Tapos, yun nga, naramdaman ko para akong nahilo, kaya nagmadali na lang akong humiga muna kaysa naman sa matumba ako. Ayun. Medyo magamat ako kasi umiyak ako mga lalapsi. Kasi naalala ko sa Pinas. Wala kasi sa akin nag-aalaga. Siyempre, pag nasa ibang bansa ka, wala talaga mag-aalaga sa'yo kundi sarili mo. Diba? Tapos, kahit sabi mo naman sa ibang tao may sakit ka o wala naman din sila magagawa kundi sabihan lang sa'yo kung anong dapat mong gawin, ganun. So, ayun,
sinabi ko na kay amo, kaya sabi niya, no need to cook na, you may take rest. Wala sila amo dito, nasa work. Minsan nakakahiya lang kasi sila, syempre sila, amo mo sila, nagtatrabaho, tapos ikaw nandito nakahiga. Pero, syempre, wala rin naman ako magagawa kasi nga napakahina ng pakiramdam ko pa. So, ayun, sabi nga, magpagaling na lang, mag-rest. Wala yung mga alaga ko nasa lola nila. Walang pasok ngayon kasi dahil sa nangyari ng protest. Ayun, nawala ng mga sasakyan, mga ganun. So, ayun lang mga lalapsi. Pasensya na kayo. Bye-bye. Ingat kayo lagi. Ingatan yung mga sarili rin nyo. Kasi nag-change weather na dito, siguro kaya ganun ako medyo tinamaan din ng So, ayun. Bye-bye. Salamat sa pakikinig. Wala kasi akong makausap pa. Bye-bye.